Sabi sa Matthew 7:24, everyone who practices this word of mine is like a man who built his house on the rock. Ano man po yung mga naninig natin sa araw-araw nating depo, kung ito ay magiging, kung ito po ay ma-i-apply natin sa buhay natin, para daw tayong tao na nag-build ng isang bahay na ang ginagawang pundasyon ay isang bato. Nawa sa bawat araw na ating pinag-aaralan, sa bawat araw ng ating devotion, mayroon tayong ina-apply sa buhay natin at ito ay nagbubunga. Katayin po natin yung Make Me a Servant ngayong gabi. Puso. Ang pagmamahalan po ay hindi lamang sa pagmamahalan sa opposite sex, kundi ito'y pagmamahalan, pagmamahal din dun sa mga lost souls na naliligaw ng landas o kaya sila yung mga kailangan nating i-draw near sa Panginoon. Napakaganda pong buwan na alalahanin natin yung mga tao na
hindi pa nagkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Napakaganda po ng pinag-aralan natin last month ng January tungkol sa banal na Espiritu. Ngayon naman po, magkakaroon tayo ng bagong pag-aaralan tungkol sa... Pastor, ako magsasabi. Alam ko noon. Okay. Woo! Hallelujah! February 1 na. So nakalipas na naman po ang isang buwan at iningatan tayo ng Panginoon. Sinuplay niya lahat ng ating mga pangangailangan. Ginabayan niya tayo. Tinugon niya yung ating mga panalangin. So kung may mga prayer request po kayo na tinugon ng Diyos, share niyo naman at nang kami rin ay mapagpala sa mga answered prayer ninyo, mga kami kapatid. Po, kami po, buong pamilya, kami po ay nagkaroon ng, tayo pong lahat ay nagkaroon ng prayer and fasting last week. Pinupuri ko po ang Panginoon, pinupuri po namin ang Panginoon dahil isa sa mga pinanalangin po namin ay tinugon ng Panginoon. Tunay na, amen. God is doing something great pag tayo po ay nananalangin. Alam po natin na kumikilos ang Panginoon. Kaya nagpupuri po kami sa Panginoon at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon dahil tunay nga, siya, He is an answering God. Amen. Amen. So, excited kami sa naging tugon ng ating Panginoon. So, abangan na lang po natin yung susunod na kabanata. So sa gabi ito, dahil ngayon po ay month ng Pebrero, ano meron niya? Love month. Okay? Kaya nga, ang pagpaksa na pag-aaralan natin ngayon ay all about love. Okay? All about love. Kaya may bago po tayong series na pag-aaralan. Ito po ay matatagpuan sa Epistle of John. Okay? Yung 1 John, 2 John, and 3 John. So, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Epistle of John or the First Letter of John. And yan po yung ating pagbubulay-bulayan sa mga linggo na darating. So, magbibigay muna ako ng introduction ngayong gabi na ito. So, bilang introduction, buksan po natin yung 1 John chapter 1, 1 to 4. Yun lang muna yung pag-aaralan natin. O hindi naman natin actually pag-aaralan exhaustively ngayon. Kung hindi, magbibigay lang po tayo ng introduction. Okay? So basahin ko po yung 1 John chapter 1, nasa likod yung 1 to 4. Okay? We proclaim to you the one who existed from the beginning, whom we have heard and seen, saw him with our own eyes and touched him with our own hands. He is the word of life. Bakit teka? Okay, so ulit po. Verse 2. This one who is life itself was revealed to us, and we have seen him. And now we testify and proclaim to you that he is the one who is eternal life. He was with the Father, and then he was revealed to us. We proclaim to you what we ourselves have actually seen and heard, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We are writing these things so that you may fully share our joy. Pagpalain po ng Diyos yung kanyang mga salita. So, dahil nga po meron tayong bagong series, gusto kong ipakilala muna sa inyo kung sino yung author at
Kapag ka nakilala natin kung sino yung author, makikita natin kung gaano naging mabiyaya ang Diyos sa kanyang buhay. Na kung saan, magkakaroon po tayo ng pag-asa na makikita natin dito sa kanyang katauhan, yung ating mga sarili na tayong lahat ay may pag-asa. May pag-asa na mabago yung ating mga buhay. Anuman yung ating mga naging karanasan, anuman yung ating tinatawag na background, yung ating mga upbringing. So makikita natin kung paano tayo maaaring i-transform ng ating Panginoon. So dito makikita natin, pinakilala na po sa atin kung sino yung author ng epistle o the first letter of John. So si John yung ating main character sa gabing ito. So, sino ba si John? Okay. Siya po yung tinatag na John the Beloved. Okay. Pero bago po siya naging John the Beloved, isa po siya sa mga alagad ni Juan Bautista. So, bago pa siya naging alagad ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay talagang isang devout follower na ni John the Baptist. Makikita po natin yan sa John chapter 1, 35 to 37, na kung saan makikita natin doon na si John at saka si James, sila po yung magkapatid. At sila po ay kapwa follower muna ni Juan Bautista bago sila naging follower ng ating Panginoong Jesucristo. So basahin po natin yung sa John chapter 1, 35 to 37. Sabi nito, again the next day, John was standing with two of his disciples. So hindi muna ipinakilala kung sino yung two of his disciples. Yung John po na unang binabanggit dito sa verse 35, si John the Baptist yun. Kaya huwag po tayong malilito kay John the Baptist at saka kay John. Okay? Verse 35, 135. Again, the next day, John, si John the Baptist po, was standing with two of his disciples. And he looked at Jesus as he walked and said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard him speak and they followed Jesus. Okay? So kung mapapansin po ninyo, nung narinig nila na ipinakilala po ni Juan Bautista kung sino si Jesus, na sabi niya, ang kordero ng Diyos. Behold, the Lamb of God, yung dalawa sa kanyang alagad, ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, hindi mo na pinangalanan ni John na siya yon, kasi siya yung author nitong book na ito sa Gospel of John. So si John po, mga kapatid, isa po sa kanyang descriptive word ay yung siya po yung disciple whom Jesus loved. So, meron pong 12 alagad ang ating Panginoon. At si John ay kilala po na isa sa napakalapit sa ating Panginoon. So, nung naging tagasunod na siya ni Jesus, ay naging very close itong si John sa ating Panginoon. Dito po natin makikita sa John 13, verse 23. Sabi rito, "The disciple Jesus loved was sitting next to Jesus at the table." So dito makikita natin, si John ay laging nakaupo sa tabi ng ating Panginoon. So makikita natin yung kanyang intimate relationship sa ating Panginoon. So para siyang isang tao na clinger, lagi siyang nahandun lagi sa tabi ng ating Panginoon. Kaya po si John ay isa sa mga tinatawag na miyembro ng tinatag na inner circle. Okay? So kung meron 12 alagad si Jesus, meron siyang tinatawag na inner circle. Ito yung si Peter, si John, at saka si James. If you will notice,
madalas po yung mga pangyayari na kasama nila ang ating Panginoon, kasama ng ating Panginoon si Peter, si John, at saka si James. Halimbawa po, yung Mount of Transfiguration. Bay, naroon po si John. Kasama siya doon sa tatlo na kasama ni Jesus nung si Jesus ay nagbagong anyo. Hindi lang po yun. Nung pinagaling po ni Jesus, yung anak ni Jairus na may sakit, isa po doon sa pinapasok ni Jesus doon sa bahay para masaksihan yung himala na pinagaling niya at binuhay niya. Actually, yung anak ni Jairus, isa doon ay si John. At ito pa po, isang pangyayari na very significant. Noong ang ating Panginoon ay nanalangin doon sa Gethsemane, Garden of Gethsemane, handun na naman po si John. So very close itong si John sa ating Panginoon. So makikita natin dito, mga kapatid, na nung naging tagasunod siya ni Jesus, ay naging malapit siya sa ating Panginoon. Okay? Napakalapit po niya na siya nga ay doon nga po sa kwento, doon sa The Last Supper. Okay? Di ba yung may picture ng The Last Supper? Isa po doon sa katabi niya ay si John, Apostle John. Ngayon, siguro maganda rin po na pag-aralan po natin yung kanyang mga characteristics, no? Yung characteristic po nitong si John. So, si John po, bago po siya binago ng ating Panginoon, nung siya ay tinawag na alagad ni Jesus, isa po siyang fisherman. Okay? Mangingisda. Katunayan, nung tinawag siya ng ating Panginoon, ang ginagawa po niya noon ay nagtatahi ng mga net. So, yun yung naging papel niya na bilang isang fisherman ay magaling siya na maghabi o magtahi nung mga net nila na nasisira. Kaya makikita natin yung personality na yon ni John ay naging dala-dala niya hanggang sa nung siya ay naging alagad at apostol ng ating Panginoon, na kung karaniwan sa kanyang ginagawa, nagme-mend siya ng mga relationship, nagme-mend siya ng mga katuruan. So, yun yung naging papel po nitong si John. Pero, alam nyo ba na bago siya naging apostol ng Panginoon, nung siya ay tinawag pa lamang ni Jesus, hindi po siya perpektong tao. Meron po rin siyang mga kahinaan. Alam nyo, itong kagandahan sa Bible, no? Hindi lang ipinakikita yung mga magagandang katangian ng isang tao. Pinakikita rin dito yung mga character flaws o mga kapintasan ng isang tao. So makikita natin na si John pala, bagamat siya ay naging alagad ng Panginoon at naging close ng ating Panginoon, pero hindi po siya perpekto. Actually, siya po ay masasabi natin na masyadong ambisyoso. Okay? Ambisyoso. Bakit po? Naalala nyo nung lumapit yung nanay ni John at saka ni James sa ating Panginoon na meron silang request, na ang request niya, he asked Jesus if her two sons could sit on his right and left in the coming kingdom. So si John at saka si James po yun, na kung saan hindi nila pinigilan yung kanilang ina na lumapit kay Jesus at ipakiusap kung po pwede pagdating ni Jesus sa kanyang kaharian ay maupo yung magkapatid sa kaliwa at saka sa kanan. Pero wala tayong mababasa na pinigilan ni John yung kanyang nanay na makiusap kay Jesus. So makikita natin dito na medyo may pagka-ambisyoso talaga itong si John. Aside from that, mga kapatid, may pagka-impulsive and aggressive itong si John. Bakit po natin nasabi na siya po ay masasabi natin na
isang aggressive and impulsive na tao. Kung maalala po ninyo mga kapatid, itong si John ay hiniling niya sa Panginoon na magpadala ng kidlat, no? Sabi niya, it was John and James who asked Jesus if they could call down fire from heaven on a Samaritan village which refused to receive the disciples. Abay, lumapit itong si John tsaka itong si James sa ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, pwede bang ipadala niyo yung apoy mula sa langit at puksain yung mga Samaritan na yan, yung buong village na yan, dahil ayaw nilang tanggapin ang inyong mga alagad. So dito natin makikita yung kanyang pagiging impulsive, pagiging aggressive, pagiging mainitin ang ulo. Kaya nga ang tawag sa kanya ng ating Panginoon, Sons of Thunder. Okay, Sons of Thunder. Anak ng kidlat. Kasi nga, sila yung, siya yung nag-request. Isa siya sa mga nag-request na padalan nyo po ng kidlat o tupukin nyo na po yung mga taga-Samaritan na yan dahil hindi po nila tinatanggap ang inyong mga lingkod. So, can you imagine, ito'y isa sa mga alagad ng ating Panginoon. So, makikita natin yung kanyang imperfection, yung kanyang character flaws, yung kanyang kahinaan. So, ito yung naging background niya. Katunayan, isa rin po siya sa masasabi natin na ang tawag dito ay intolerant. Okay? Or may pagka-elitista po itong si John o may pagka-exclusivist itong si John. Kasi po, nakakita sila ng mga tao na nangangaral din pero hindi nila kasama. Abay, sabi niya kay Jesus, Lord, pwede ba pagbawalan niyo yung mga taong yun dahil nangangaral din sila pero hindi naman natin sila kasama. So may pagka-elitista, may pagka-intolerant po, hindi niya matanggap na merong ibang mga tao rin na nangangaral bukod sa kanila. So makikita natin dito yung kanyang pagiging self-centered, yung exclusive, pagiging exclusivist nila. So isa yun sa naging characteristic po nitong si John. But the good news is, okay, ang good news po mga kapatid, sa loob po ng 3 taon, nakasama nila ang ating Panginoon. Narinig nila yung mga aral na itinuro ni Jesus. At nasaksihan nila yung mga himala, yung mga miracles, yung mga wonders and signs and wonders na ginawa ng ating Panginoon. At hindi lang yon, nasaksihan mismo ni John yung tinatawag na transfiguration ng ating Panginoon na kung saan nakita niya nagbagong anyo si Jesus. Nasilip niya yung maluwalhating kalagayan ng ating Panginoon dun sa transfiguration. At yun po ang dahilan kung bakit makikita natin nagbago po itong si John. Mapapansin po natin, mga kapatid, later, tinawag siya. Diba, ang una, ang tawag sa kanya, Sons of Thunder. Okay. Dahil nga, mapusok po siya, agresibo siya. But, later, tinawag po siya na the Apostle of Love. Okay? Tinawag siyang the Apostle of Love. Kaya nga tinawag siyang John the Beloved. Okay. Na kung saan siya ay naging isang mapagmahal. Unang-una, mapagmahal sa Diyos at nagmahal sa kapwa. Kaya nga, makikita natin dito na
maraming beses po na tinalakay ni Apostol John ay tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pag-ibig. Okay? So naging apostle of love itong si John. Bagamat before mainitin ang ulo nitong si John. Okay, napaka-impatient niya. At sabi ko nga sa inyo, intolerant, aggressive, hot-tempered. Pero nung siya'y binago ng Panginoon, naging apostle of love. Yung pagmamahal niya, hindi lang sa Panginoong Jesus o pagmamahal sa Diyos. Pagmamahal sa kapwa. At alam niyo, ito pang isa sa katagayan niya. Yung pagmamahal niya sa katotohanan. Okay? Yung pagmamahal ni John sa katotohanan. In fact, the word truth mentioned 25 times sa gospel. At more than 20 times in his epistles. Yung tungkol sa katotohanan. So makikita po natin dito kung paanong pinapahalagahan ni John ang tungkol sa katotohanan. So may pagka ano siya, truth advocate itong si John. Para sa kanya, black and white lang. Okay? So kung hindi ka, wala ka sa katotohanan, baka ikaw ay nasa kalikuan. So ganun po itong si John. Yun yung kanyang personality, mga kapatid. So sabi ko nga sa inyo, sa gabing ito, magbibigay lang po muna tayo ng konting introduction. Pero makikita natin dito, mga kapatid, kung papaanong si John ay binago ng Panginoon. At makikita natin kung papaano niya ipinakita yung kanyang pagmamahal. Hindi lang sa Diyos, kundi sa kanyang kapwa. In fact, ito pong kanyang mga sulat. Yung Gospel of John at saka itong kanyang epistle ay bunga po ito ng kanyang pagmamahal. Okay? Pagmamahal sa kanyang kapwa. So dito po natin makikita, meron pong apat na kadahilanan kung bakit sumulat si John ng gospel at ng epistle. Ang motivation niya talaga rito ay pagmamahal. Una, mga kapatid, makikita po natin dito sa chapter 1, verse 4, yung unang layunin o yung unang reason kung bakit siya sumulat. Sabi sa verse 4, and look at your Bible, sabi niya, "These things we write so that our joy may be made complete." Okay? Sabi niya sa New Living Translation, "And we are writing this that your joy may be complete." Unang dahilan kung bakit po sumulat itong si John is to share the joy of salvation. Okay. One of the reason kung bakit hindi lang isang beses siyang sumulat, yung gospel. Sumulat siya ng 1 John, 2 John, 3 John. So, apat na sulat yung kanyang nabuo dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa na dahil nag-uumapaw yung kagalakan ni Juan, ni John, na ibahagi sa iba yung kaligtasan, aba, hindi lang siya isang beses sumulat. Kasi during that time, mga kapatid, okay, yun yung makabagong kaparaanan kung paano mong maipapadama yung iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Ikaw ay gumawa ng sulat. So sa pamamagitan ng pagsulat, na ipadama ni John yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Gusto niyang ibahagi sa iba yung kanyang pagmamahal, yung fellowship, yung salvation na kanyang natamo mula sa Panginoon, gusto niyang ibahagi sa iba. Sabi ko nga sa inyo, at yan ay sa pamamagitan ng pagsulat. So, yun yung available means
to share the joy of salvation through writing. Kaya yun ang ginamit niya na medium para ma-communicate yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang kapwa. Alam niyo mga kapatid, sa gabing ito, sa sobrang pagmamahal din po namin sa inyo, hindi ako magaling sumulat, pero nga, sa pamamagitan ng pagbo-broadcast na ito, sa pamamagitan ng 8 o'clock habit na ito, na ipapadama namin sa inyo yung aming pagmamahal dahil ibinabahagi namin sa inyo yung salita ng Diyos, yung aming kagalakan sa aming kaugnayan sa Panginoon, yung aming kaligtasan na tinanggap mula sa Diyos, nais naming ibahagi sa inyong lahat. Kaya nga, si John, sa pamamagitan ng pagsulat, yun yung naging kaparaanan niya para ibahagi niya yung pagmamahal. Tayo naman, sa panahon natin ngayon, kung ano yung available resources, yun din ay pwede nating gamitin upang maibahagi natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa. So, unang layunin nga niya, kung bakit siya sumulat, to share the joy of salvation to others. Yun po ang sabi rito sa John, 1 John chapter 1, verse 4. Pangalawa, mga kapatid, sa chapter 2, verse 1, no? Sabi niya, my little children, I am writing this to you so that you may not sin. Sa chapter 2, verse 1, sinabi na rin ni Apostol Juan yung kanyang ikalawang layunin kung bakit siya sumulat. To avoid them, not to sin. Okay, para maiwasan nila na sila'y magkasala. So sa sobrang pagmamahal ni Apostol Juan sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga audience, hindi lang niya ibinahagi yung the joy of salvation. Kung hindi, gusto rin niya na maproteksyonan yung mga nakikinig sa kanya na sila'y huwag mahulog sa pagkakasala. Okay. Yun ang sabi, no? And we are writing this that your my little children, I am writing this to you so that you may not sin. Pagmamahal pa rin po yun ni Apostol Juan dun sa kanyang audience na huwag silang mahulog sa pagkakasala. So hindi po kalooban kasi ng Diyos na ang sino man sa atin ay mahulog sa pagkakasala. Kaya ito po yung layunin ni Apostol Juan. Sinulatan niya yung mga tao upang hindi sila mahulog sa pagkakasala. Ma-prevent, ma-protektahan sila na sila'y huwag maging alipin ng kasalanan. Pangatlo, mga kapatid, sa chapter 2:26, makikita natin dito yung naging binahagi po ni Apostol Juan yung kanyang layunin. Sabi niya, yung kanyang third reason, sabi rito, I write this to you about those who would deceive you. Again, another reason is to avoid being deceived. Okay. So, hindi lang mahulog sa pagkakasala yung kanyang audience, kundi maiwasan din na sila ay malinlang. Kasi nga po, sa panahon po ni John, nung isinulat niya ito, ay marami na pong mga false teachings na lumalaganap. No? Dahil nga po yung mga tinatawag na agnostics. Later on, pag-uusapan natin kung ano yung mga agnostics na ito, ano ang kanilang mga pinaniniwalaan. So, to avoid these people, not to sin and not being deceived, sinulatan po ni Apostol Juan yung mga tao. So, alam nyo, dito ko po na-realize na marami pong kaparaanan kung paano natin maipapadama yung ating pagmamahal sa ating kapwa.
At kung ano man yung kaparaanan na available na po pwede natin gamitin, sana gamitin din po natin. Sa panahon po ni Juan, dung unang panahon na yon, pagsulat ang naging kaparaanan niya upang ipadama niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Ikaapat po, mga kapatid, and I think ito yung isa sa pinakamahalaga. Sabi rito sa chapter 5, verse 13, ito po yung ikaapat na dahilan kung bakit sumulat si Apostol Juan sa mga tao. Sabi niya, "I write this to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life." Okay? To believe in the name of the Son of God so that you may have eternal life. Actually, binanggit din po ni Pablo, ni John yan, doon sa kanyang sulat sa gospel niya. Sa John, sa huling mga sulat niya, okay? Sabi rito, saan na yun? Chapter 'itong si John ay talagang matindi po yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Dito po sa John chapter 20, okay? John chapter sa Gospel po. John chapter 20 verse 31. Look at your Bible. Sabi rito, "But this have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." So yun yung pinakalayunin ni John the Beloved. Kaya siya sumulat. Upang yung mga tao ay manampalataya kay Hesukristo. That Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, kitang-kita po natin kung paanong ang isang taong mainitin ang ulo, isang taong napaka-impatient, intolerant, aggressive, sabihin na natin hot-tempered, pero kapag talagang ikaw ay nagkaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon, you will never be the same again. At makikita natin kung paano kumilos yung banal na spirito sa buhay ni John. Kasi nga po, marami rin mga talata sa sinulat niya sa gospel at saka sa epistle yung tungkol sa banal na spirito. Later on, makikita natin na napakataas po ng pagpapahalaga ni John sa katotohanan tungkol sa ating Panginoong Kristo at tungkol sa banal na spirito. At ito po ang nagtulak sa kanya upang siya ay sumulat ng apat na sulat dahil gusto niyang ipadama yung pagmamahal niya sa kanyang kapwa na yung mga tao ay maging kabahagi niya doon sa kagalakang meron siya dahil sa kanyang kaugnayan sa ating Panginoon. At nais niya na wag patuloy sa pagkakasala yung mga tao, wag silang madaya ng mga manlilinlang, mga false teachers, at higit sa lahat, magkaroon sila ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo upang sila'y magkaroon ng katiyakan ng buhay na wala hanggan. So pag-uusapan din natin, mga kapatid, yung tungkol sa katiyakan ng buhay na wala hanggan. Mapakagandang topic po
na maaari nating pag-aralan yan sa mga susunod na araw. So babalikan natin yung ating epistle. Kaya, ang aking challenge sa inyo, mga kapatid, mag-advance reading po kayo. Basahin po ninyo in one sitting. Kumari, basahin nyo, ulit-ulitin nyo, damahin nyo, at pagbulay-bulayan nyo na yung 1 John, 2 John, and 3 John. At makikita po natin kung gaano kalaki ang puso nitong si John sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Ang dalangin ko po sa Panginoon, maging katulad tayo ni John na naglingkod siya sa Panginoon. No? Kaya siguro, inawit din niya yung make me a servant. No? Dahil naglingkod siya ng buong puso. At ipinadama niya yung kanyang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng kakayahan na meron siya sa pamamagitan ng pagsulat. Yun ang ginamit niya upang ipadama niya yung pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po dahil Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay ng isang tao. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya mong baguhin ang sino man sa amin kung paanong binago mo si John, na dating Sons of Thunder, ginawa mong Apostle of Love. Panginoon, kumilos din po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi rin po kami perpektong mga tao. Meron pa rin kaming mga kapintasan, kahinaan na dapat mabago. Pero salamat po dahil sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng aming kaugnayan sa inyo, sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo, sa pamamagitan ng inyong mga salita, maaaring magbago ang isang tao. Lord, ang dalangin ko po, makilala ka pa namin ng lubusan sa pamamagitan ng mga sulat ni Juan. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang makilala ka namin kung sino ka, o Diyos. Sabi rito, Panginoon, Ikaw ang buhay na walang hanggan. The life was manifested, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard, we proclaim to you so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, dinadalangin po namin, patuloy kang magpakilala sa amin. Patuloy pong mahayag kung sino ka. Sa gayon, yung pananampalataya namin ay lalong tumibay, lalong tumatag, lalong lumakas. Lalong-lalo na sa panahon ng krisis, panahon ng pandemya. Continue to strengthen our faith, O God. Salamat po
sa gabing ito. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga kasamahan namin sa 8 o'clock habit na ito. Continue to open their hearts and fill their hearts with the spirit of wisdom, with the spirit of understanding, with the spirit of knowledge that comes from your word, through your spirit. Hallelujah. 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 Sige, muli nating awitin yung inawit nating kanina. Gawin natin tong panalangin sa gabing ito, mga kapatid. Me, a servant, humble and meek, Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Once again, make me a servant, humble and meek, Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Yes, O Lord. Gawin mo kaming mga lingkod mo, Diyos. Tagapaghatid ng iyong mabuting balita. Tagapaghatid ng iyong pagmamahal. Sa gayon, maraming mga tao pa ang makaramdam, makadama, makaranas ng iyong pagmamahal. Panginoon, dalangin ko po, suguin mo rin kami, gamitin mo rin kami bilang iyong mga lingkod. Katulad ng paggamit mo kay Apostle John. Sa gabing ito, Panginoon, we give you praise, we give you honor, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po muling dadako sa pagse-celebrate natin ng banal na hapunan. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy naming inaalala ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Bagamat kami po ay mga makasalanan, all have sinned and fall short of the glory of God. Panginoon, ipinadama mo pa rin ang iyong pagmamahal sa amin. Dinemonstrate mo pa rin ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin nung si Kristo ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, Panginoong Jesus, kakain kami ng tinapay na ito. Ang tinapay na ito ay isang sangisag, isang paggunita, isang paalala sa amin dun sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Tanda ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, kumain po tayo ng tinapay na ito, tanda ng ating paggunita sa kanyang ginawa para sa atin. Amen. Father, right now, kinikilala po namin si Jesus bilang Kordero ng Diyos, the Lamb of God. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, kami napatawad, naging malinis, napagaling sa aming mga karamdaman, at nanumbalik yung aming kaugnayan sa Diyos dahil sa ginawang sakripisyo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat po. Iinom kami ng may pasasalamat at pagkilala sa iyong ginawa
para sa amin. Pagalingin mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Amen. Mapaki-on mo yung microphone. Nakaka-excite po yung ating pag-aaralan dahil being a disciple, ibig sabihin, siya yung nagkukwento ng experience niya together with Jesus, together with Jesus Christ. Alam mo yung sabi nga, pag daw tayo nagbabasa na isang narrative, isang kwento, let us experience the event. Ang ganda ng mga pag-aaralan natin tungkol sa pagmamahal, and we will learn sa mga future na, sa mga susunod nating araw na pag-aaralan, yung pagmamahal ni Jesus na ipinigay niya sa bawat isa. Imagine na si John ang nakadinig noon, at yung nakadinig, yun ang sumulat na napaka-valid ng lahat ng kanyang sasabihin. Ma-excite po tayong lahat sa mga susunod na araw kung ano ang mga pag-aaralan natin tungkol sa pagmamahal. Maraming salamat. Don't forget to like, share, follow ang ating subscribe. And subscribe. In doing this, hindi po natin 'to ginagawa para sumikat yung 8 o'clock devo natin, hindi po. Ginagawa natin 'to para ibahagi sa iba kung ano man yung mga natututunan natin gabi-gabi dito sa ating 8 o'clock habit. Thank you for joining us, Brother Bud, Sister Maribik Villasenor, classmate ng sister ko, Sayin Gano, Sister Glenda Martin, Ledesma Maranya. Welcome, Rosmar Multia. Welcome po sa ating 8 o'clock habit. Ito po ay tuwing alas 8 ng gabi. Ahmed Abdullah, yo, Jennifer Aroni, Brother Ricky Socrates, Sister Paz Daulayan, Kuya Ray Gonzales and family, hello po sa mga Gonzales dyan. Maribik Villasenor, hello. Karika Castillo, Jennifer Aroni, Ate Evelyn Gamboa, sana Ate Evelyn magaling ka na po. Sister Ellen Ong. Hello, Sister Ellen. Sabi ni Ahmed, praise God for His love, goodness, and mercy. Though we are sinners, He still gave us His Son, Jesus Christ, to shed His blood on the cross to save us all. Amen and amen. Sabi rin ni Ahmed, amen. Lord, fill us with Your love as how you filled Apostle John. Amen. Thank you, amen. Ano man yung pagmamahal na binigay, feeling ko, sweetheart, nag-spill over talaga yung love na naramdaman ni John. Kaya ganun yung pagkasulat niya. Ng whatever I see, sabi niya ganun. Whatever I heard, whatever I saw, or whatever I touch. Yung spirit yun na nag-spill over talaga yung love sa puso niya. Kaya nakaka-excite lang na pag-aralan natin yung tungkol sa pagmamahal na ito. Thank you so much, Sister Wilma. Kabet del Rosario. Maraming salamat po. Welcome, Bebs Perez. Welcome po sa ating 8 o'clock habit. Sister Yumi San. Tito Ben and Tita Judy, hello po. Maurita Alcaraz, hello po, hello Inang Sitang, hello po, kapatid ng aking mahal na inang. Von Eric Galang, Mendoza. Anak ni Ate Joan, hello. Hi, hello. I think this is your first time to join us. Welcome. Sister Arlene Uson, hello. Madis Jericho De Vera, she's my classmate na nasa ibang bansa. Classmate mo? Nung college na pastor ang napangasawa niya. Hello! Sister Rosemary Sherbo, Brother Rex Agusti, Tisha Ople, Sister Narisa Aduka, Ricky Socrates, Miko, hello!
Aya and Kim, hello sa inyo. Sister Wena Gonzalez, Nanay Sean. Hello po, Nanay Sean. Risa and Al and family. Terry Rose, Susette and Painado, Sister Glad Galano and Gwen and William. Naku, nawala ako. Ledesma Maranya, Josepa Kulanay, Mami Lolita and Tatay Ador and Sister Edna. Brother Jing, Kuya Jing. Hindi ko na inibigyan. Kuya Jing. Kuya Jing and Ma'am Des. Hello at po. Hindi namin kakalimutan ang birthday ni Carm. Hello Carm, happy birthday Carm. Happy birthday. Happy sana birthday Carm. Kailan tayo Carm? Saan tayo magkikita? Kailan po kaya? Sister Josepa Kulanay, Sister Emma Gonzalez, Edna, Ate Che, Shelo, Mami Cecilia, Cindy, and Doctora Ellie. Yan. Johan, Johan and Mateo, Mateo, Michelle K, Mama Beth, Kuya Jojo. Jojo. And then, meron pa, salamat. Si Rosmar Mutia and Bebs Perez. Hello. Si God bless you, mga kapatid. So, yung mga maraming birthday celebrant ng February. Naku, marami don't to. Don't forget po, inanyayahan po namin kayo na manood din ng, sa YouTube natin kasi mas maliwanag daw, mas malinaw. And don't forget to like, subscribe, and share. God bless po. So, yun yung pamamaraan natin ng pagmamahal. You share the video para mas marami ang mag-benefit. God bless you po. God bless.